At noong nagpalit na nga ng taon, sabay-sabay silang tumalon. Hinagis din ni Mikey ang ema ni Takemichi. Ang sinulat pala nito na siya ang magiging hero na kayang iligtas ang lahat. What's up mga kaibigan? Welcome back sa Anime Clan Channel. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang Season 2 Episode 9 ng Tokyo Revengers na inilabas ngayong January. Kaya ilike mo na ang video na ito kung nagustuhan mo. Syempre huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe para wala kang mamiss na bagong episode. At ishare mo na rin sa iyong mga friends. Anyway, simulan na natin. Nagsimula ang Season 2 Episode 9 sa loob ng simbahan. Nakatayo dito ang Toman. Tinanong ni Chifuyo si Takemichi kung kaya pa ba niya gumalaw. Kailangan pa nilang tibayan dahil may 100 Black Dragon members pa ang nasa labas at silang lima lang ang lalaban doon. Nang biglang binuksan ni Draken ang pinto, tinanong nito kung bakit tensyonado silang lahat. Naguguluhan dito si Takemichi at Mitsuya. Tinawag ni Draken si Mikey. Wika nito na dinurog na niya ang mga tao sa labas. Iniisip ni Takemichi na talo na si Taiju Shiba at ganun din ang lahat ng kanyang mga soldiers. Wala nang lakas ng loob si Taiju para lumaban. Hindi dito makapaniwala si Takemichi. Wika ni Mikey na ngayon ang Black Dragons ay patay na. Ang Toman ang nanalo. Nakahandusay sa harapan ng simbahan ang mga walang malay na soldiers ni Taiju. Tuwang-tuwa dito si Chifuyu. Hindi naman makapaniwala si Yusuha na ginawa itong lahat ni Draken nang siya lang mag-isa. Dagdag pa ni Mitsuya na sa huli ang kanilang top ang pinakahalimaw sa lahat. Kinikilabutan si Chifuyu sa tuwa. Tinanong nito si Takemichi kung ganun din ba ang nararamdaman niya. Pero hindi ito kumikibo. Iniisip pala ni Takemichi na si Taiju, Hakai, Yusuha at Mitsuya, lahat sila ay buhay. Naging emosyonal ito dahil natapos nila ang Pasko nang walang kahit sino man ang namatay. Ang kanyang misyon ay tapos na. Sang-ayon dito si Chifuyu nang biglang nawalan ng malay si Takemichi. Pero sinalo siya agad ni Mitsuya. Wika nito na salamat kay Mikey at Draken na talo nila ang Black Dragons. Pero ang MVP sa gabing ito ay walang iba kung hindi si Takemichi. Makikita na sang-ayon ang mga ito sa sinabi ni Mitsuya. Pagkatapos nito, naiwan sa simbahan ang mga top ng Black Dragons. Wika ni Koko na ngayon ay tapos na ito. Iniwan na rin ni Inui si Taiju. Dagdag pa ni Inui na isa itong masaya at maigsing panaginip. Tinanong nito si Koko kung ano na ang gagawin niya. Sagot ni Koko na walang iba kung hindi samahan siya. Nagpaalam na ang dalawa kay Taiju. Makikita na naiwan na lang dito ang magkakapatid na Shiba. Tinanong ni Hakai si Taiju kung kamusta ang unang tikim niya ng pagkatalo. Dagdag pa nito na malakas si Taiju at gagaling din siya agad. Pero siya at si Yusuha ay hindi nasusunod sa kanya kahit kailan. Habang papalayo, inamin ni Hakai na nagkamali siya noong tangkain niyang patayin si Taiju. Kaya habang patuloy siyang gumagamit ng dahas laban sa kanyang pamilya, patuloy niya itong lalabanan. Hindi sumasagot si Taiju sa mga sinabi ni Hakai. Wika naman ni Yusuha na kung hindi pa magbabago si Taiju, pagkatapos nito, isa siyang hangal dahil simula pa nang namatay ang kanilang ina. Kahit kailan, hindi na nagsabi si Taiju ng kahit ano tungkol sa kanilang ina. Na-pressure niya ang kanyang sarili at nag-iisa siya simula pa noon. Inamin ni Yusuha na pareho lang sila ni Taiju. Akala niya siya ay nag-iisa. Tanong nito na kung para saan pa ang pamilya. Inamin ni Yusuha na kinamumuhian niya ang kanilang sitwasyon at gusto na lang niyang mamatay. Pero mahal niya ang kanyang pamilya. Pagkatapos itong sabihin ni Yusuha ay iniwan na rin niya si Taiju. Samantala sa daan, nakaangka si Takemichi sa motor ni Mikey. Tinanong ni Takemichi kung nasaan na ang iba. Sagot ni Mikey na umalis na silang lahat. Dagdag pa nito na nandito na sila. Napansin ni Takemichi na ito ang apartment nila Hina. At nakatayo si Hina sa kanyang harapan. Hindi alam ni Takemichi ang nangyayari.
tinatanong ni Takemichi si Mikey kung ano ang nangyayari. Pero ito ay nagpapanggap na walang alam. Hindi alam ni Takemichi ang gagawin dahil ito ay sobrang awkward para sa kanya. Dahil noong iniwan niya ito, iyon ay sarili lang niyang desisyon. Hindi niya pinagbigyan si Hina na ayusin ang kanilang relasyon. Kaya wala na siyang pwedeng sabihin pa. Nagsalita si Hina. Tanong nito na kung napaaway na naman ba si Takemichi. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lang umiyak si Takemichi. Ilang oras bago makarating dito sila Takemichi, kinumpronta pala ni Hina si Masato. Tinanong niya kung anong sinabi nito kay Takemichi. Dito na ipinaliwanag ni Masato ang napagkasunduan nila ni Takemichi. Gusto niya na ang mahalin ni Hina ay hindi isang gangster dahil gusto niya itong lumigaya. Tanong naman ni Hina na kung ano ba ang nagustuhan ni Masato sa kanyang ina. Minahal niya iyon hindi dahil maganda ang estado niya sa lipunan. Ang nagustuhan ni Hina kay Takemichi ay kung ano ang nasa loob niya. Totoo na siya ay isang gangster at maaaring hindi rin siya mukhang mapagkakatiwalaan. Pero siya ay mabuti at maaalalahaning tao. Tutulungan ka niya kahit gaano pa kapangit ang sitwasyon. Kaya huwag niya tawagin na gangster si Takemichi at isipin na pare-pareho sila. Pagkatapos nito ay lumabas ng bahay si Hina upang magdasal sa isang shrine. At dito niya nakasalubong si Emma Sano. Naupo ang dalawa at nagkwentuhan. Tanong ni Hina na kung nagpunta din ba siya dito para magdasal. Oo naman ang sagot ni Emma. Dagdag pa nito na ang kanilang kuya na si Shinichiro ay laging nagpupunta dito tuwing Pasko. Kaya maaaring nagkita na din sila dito dati pero hindi lang nila alam o hindi pa nila kilala ang isa't isa. Dito na itanong ni Emma kung ano ang pinagdasal ni Hina. At dito nga ikinuwento ni Hina ang lahat ng nangyari. Naiintindihan ni Emma ang sitwasyon at siguradong nahihirapan din dito si Takemichi. Sang-ayon naman dito si Hina. Wika nito na siya na ang bahala. Tinawagan pala ni Emma si Draken at tinatanong kung nasaan si Takemichi. At noong hindi rin alam ni Draken kung nasaan si Takemichi, tinanong niya si Mikey. Ngunit hindi rin niya alam kung nasaan sila. Nang bigla na lang nito sinabi na umalis na sila ni Draken. Dahil ang tunog na narinig niya kanina ay siguradong motor iyon ni Mitsuya. At maaaring kasama din niya si Takemichi. Utos ni Emma na dalhin si Takemichi sa lugar nila Hina. Sa harapan ng bahay nila sila magkikita. Hindi makapaniwala si Hina na paghaharapin sila ni Takemichi. Tanong ni Emma na mahal naman niya iyon. Kaya wag na siyang mahiya kay Takemichi na sabihin ang kanyang nararamdaman. Nahihiyang sagot ni Hina na kapag nagkita sila ngayon ay baka wala siyang masabi at umiyak lang siya. Makikita dito na umiiyak si Takemichi. Lubos itong humihingi ng tawad. Humihingi siya ng tawad dahil isa siyang gangster. Kaya naiintindihan niya ang gusto ni Masato. Hindi niya kayang masaktan si Hina dahil sa kanya. Hindi ito pwede lalo na pagkatapos niyang mangako na ililigtas niya ito. Naguguluhan si Hina na bakit siya ililigtas. Nangako si Takemichi na poprotektahan niya si Hina kahit na mamatay pa siya. Hindi na maintindihan ni Hina ang mga sinasabi nito. Tinanong siya ni Takemichi na kung pwede pa ba sila magbalikan ni Hina. Nagulat na lang dito si Hina at naging emosyonal. Sagot ni Hina na dalhin siya ni Takemichi sa isang shrine sa New Year. Ibig sabihin nun ay okay na sila. Napaiyak ng malakas si Takemichi dahil nakipagbalikan sa kanya si Hina. Naiiyak naman si Emma habang pinapanood ang dalawa at natutuwa ito para kay Hina. Wika naman ni Draken na si Takemichi ay mahina sa babae, mahina din makipaglaban, pero kapag ikaw ay nasa hindi magandang sitwasyon, siya ay handang tumulong at susuportahan ka. Dagdag pa nito na si Takemichi ay katulad ng taong iyon. Sang-ayon naman dito si Mikey. Inaya ni Mikey si Takemichi na mag-ride. Habang nasa daan, napapaisip si Takemichi na misteryo talaga si Mikey. Dahil kapag nasa harap siya ng lahat, labis itong nakakatakot at mahirap lapitan. Pero kapag silang dalawa lang, ay sobra nitong kalmado na para bang kaya mong sabihin ang lahat sa kanya. Tinanong ni Takemichi kung nasaan ang mga magulang ni Mikey.
Sagot nito na wala siyang magulang at sila lang ng kanyang lolo at si Emma. Dagdag pa ni Mikey na magkaiba ang nanay nila ni Emma. Iniwan lang si Emma ng kanyang ina sa kanilang lolo at naglaho na lang bigla. 10 taon na ang nakalilipas. Dagdag pa nito na pinalaki sila ng kanilang kuya. 10 taon ang tanda nito sa kanila. Sinusundan nila ito kahit saan ito magpunta. At siya rin ang nagturo sa kanila ni Emma ng iba't ibang bagay. Ikinuwento ni Mikey na kung minsan hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Kaya dapat nandito ang kanyang kuya pero wala na siya. Kapag nangyayari ito, nagiging blanco ang isip niya. Hindi niya alam kung ano ang kanan at kaliwa, ang taas o ang baba. Hindi niya alam kung ano ang tama o kung ano ang mali. Natigilan dito si Takemichi. Alam pala ni Mikey na mawawala na siya sa katinuan. Nagpunta ang dalawa sa isang park. Kwento ni Mikey na ang kanyang kuya ay isang boss ng motorcycle gang at hindi rin siya magaling makipaglaban. Hindi makapaniwala si Takemichi na hindi marunong lumaban ang kuya niya. Kwento pa ni Mikey na ang lahat ay pinapaikutan siya. Ang lahat ng gangster sa Tokyo ay iniidolo ang kanyang kuya, ang tao na mas mahina pa sa kanila. Ipinakita dito noong tinanong ni Mikey si Shinichiro na kahit hindi naman siya marunong makipaglaban, paano ang lahat ng tao ay gusto pa rin siya. Tinawanan lang ito ni Shinichiro dahil hindi pa ito naiintindihan ni Mikey. Kapag nakikita ni Mikey na ang kanyang kuya ay pinamumunuan ang lahat ng malalakas na tao sa Tokyo, siya ang pinakanagliliwanag sa lahat. Nakakasigurado siya na ang iniisip ng mga taong ito na habang nasa likod nila si Shinichiro ay hindi sila matatalo kahit kailan. Wika ni Takemichi na katulad lang siya ni Mikey. Sa hindi malamang dahilan, sinabi ni Mikey na mahina siya. Pero si Takemichi ay malakas. Ipinaliwanag ni Mikey na ang mahalaga sa lahat ay hindi ang manalo ka sa laban, kundi ang hindi ka matalo sa iyong sarili. Kahit na mahina si Takemichi, hindi siya sumusuko sa kahit sino man, kahit na sa leader pa ng Black Dragons. Kapag pakiramdam niya na malapit na siyang bumigay at mawala sa kanyang sarili, gusto ni Mikey na pagalitan siya ni Takemichi katulad ng ginagawa ng kanyang kuya. Sagot ni Takemichi na gagawin niya iyon. Pagkatapos nun, ngayon ay December 31, 2005. Desperas na ng bagong taon. Nandito ang dalawa. Iniisip ni Takemichi kung nandito din ba si Mitsuya at ang iba pa. Nang bigla siyang tinawag ng mga ito, kasama nila ang dalawang nakababatang kapatid ni Mitsuya na si Luna at Mana. Binati sila ni Takemichi at tinanong kung ilang taon na sila. Pero ang sagot ng mga ito na mukhang tanga si Takemichi, pagkatapos ay tumakbo sila kay Hina dahil maganda ito. Galit na galit si Takemichi, tanong niya kay Mitsuya na kung paano ba niya sila pinapalaki. Tinanong naman ni Hina si Yusuha kung okay na ba si Hakai. Oo naman ang sagot nito. Siya ay nakarecover na. Makikita na patingin-tingin lang si Yusuha. Napansin ito ni Hakai at binati siya dahil alam niyang may gusto ito kay Mitsuya. Dagdag pa ni Hakai na kahit sino naman ay mahuhulog talaga sa kanya, lalo na kung gaano siya kaastig noong Pasko. Sang-ayon dito si Yusuha. Dito na rin niya naikwento noong umalis si Taiju, 2 araw na ang nakalilipas. Sabi nito na gusto niyang palakihin si Hakai na malakas dahil ang kanyang kahinaan ay labis niyang kinaiinisan. Tanong ni Taiju kung sino ba si Takemichi dahil hindi niya nagawang baguhin si Hakai pero nagawa ito ni Takemichi. Kaya ngayon ay hindi na siya kailangan dito. Habang paalis, wika ni Taiju na hindi na niya bubuuin ang Black Dragons o kung ano paman at tatanggapin niya na hindi lang karahasan ang sagot sa lahat. Nagpaalam na dito si Taiju. Hindi makapaniwala si Hakai na sinabi ito ni Taiju. Dagdag pa ni Yusuha na sa bandang huli, binago ni Takemichi si Hakai at Taiju. Para kay Yusuha, si Takemichi ang kanyang hero. Hindi ito inaasahan ni Hakai. Hindi pala na in love si Yusuha kay Mitsuya. Ang tingin lang pala ni Yusuha sa kanya ay parang isang kapatid. Mas nagulat ito dahil in love pala siya
kay Takemichi, hindi naman ang sagot ni Yusuha dahil mayroon na itong hina pero wala namang masama sa one-sided crush. Pagkatapos nito, nakita ni Hina na may Emma dito. Ang Emma ay isang piraso ng kahoy at sinusulatan ito ng hiling ng mga bumibisita dito. Naisipan ng mga ito na magsulat. Nagsulat na rin si Takemichi ng kanya. Nang tanungin siya ni Hina sa kung anong sinulat niya, nagpalusot lang si Takemichi na kapag nakita ito ng iba ay hindi na magkakatotoo ang kanyang hiling. Biglang sumingit si Mitsuya at Hakai at gusto rin nila makita kung ano ang sinulat ni Takemichi. Sa gulat nito ay naibato niya ang kanyang Emma. Napulot naman ito ni Chief Yu at kasama rin niya si Peya. Desperado na si Takemichi na makuha ito, ngunit nabigla rin si Chief Yu at naibato din ang Emma niya. Nandito din pala si Mucho at Smiley. Nang makita nila na hinahabol ng mga ito si Takemichi, ay gusto na din nilang sumali dahil mukha itong masaya. Sumisigaw si Takemichi na hintayin siya ng kanyang Emma. Noon pala ay nandito din si Emma at tinatanong nito kung anong ibig sabihin ni Takemichi sa kanyang Emma. Nang mapulot ni Mikey ang Emma ni Takemichi, iaabot na sana niya ito nang bigla na lang nagsimula ang countdown sa bilang na 10. Wika ni Mikey na tumalon silang lahat ng sabay-sabay paglipat ng taon. At noong nagpalit na nga ng taon, sabay-sabay silang tumalon. Hinagis din ni Mikey ang Emma ni Takemichi. Ang sinulat pala nito na siya ang magiging hero na kayang iligtas ang lahat. Samantala, ipinakita din sa isang gusali si Hanma at Kisaki. Wika ni Hanma na hindi niya inaasahan na malulusutan iyon ni Takemichi. Sagot naman ni Kisaki na hindi pa ito nagtatapos dito. At dito na nagtatapos ang Season 2 Episode 9 ng Tokyo Revengers. Salamat guys sa panonood at kung nag-enjoy kayo, huwag nyo na rin kalimutan i-like at mag-subscribe. Ingat guys!